Rafi Tulfo ang namumuno po dito sa bagong tatag na departamento sapagkat siya po ay talagang kilala na nakikipaglaban at ipinaglalaban ang karapatan po ng ating mga bayaning OFW. Alam niyo po, isa pong malaking pagpapala sa amin na sa amin pong pagkapanalo at kami po ay nasa Senado ngayon ay na-eksakto po na ito ay naitatag itong Department of Migrant Workers sapagkat alam naman po natin na ekonomiya, kapag sa usapin na ekonomiya, iyan po ang migrant workers natin. Katulad po nung talumpati ng ating mahal na taga-pangulo, inilagay po na doon na halos 35 billion dollars ang ipinapasok ng ating mga migrant workers. Na ito po talaga sa usapang totohanan, sila po ang ating export. Yung ating mga migrant workers, yung kanilang skills. Kaya kung meron po dapat na binibigyan ng proteksyon, ay yung ating migrant workers. Sa panintulot po ng ating tagapangulo, Sir Rafi Tulfo, ibibigay ko lamang po itong regalo ko dito sa aking kumpare na si Arnel Ignacio. Sapagkat hindi pa po ito umuwi. Yung suot po niya, yan pa po yung suot niya kahapon. Ah, ganun po ba? Kaya iriregalo ko lamang po ito. Bobo, salamat. Just put on record na binibigyan ng regalo ni Senator Robin Padilla, si Mr. Arnel Ignacio, administrator ng OWA. Okay. Totoo pala, nakala kanina nagbibiro lang. Talagang, hindi pa nagbibis, hindi pa umuwi. Maraming salamat po, Chairman. Oh, well, salamat kay Mr. Ignacio. Talagang how it shows how dedicated he is to his job, his new position. We appreciate that. Maraming salamat again. Thank you, Senator Bato de la Rosa, and maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. Its Secretary Susan Toots V. Ople, together with Undersecretary Hans Leo J. Kakdak, Undersecretary Maria Antoinette Velasco Leones. We also have here Assistant Secretary Jerome Pampolina. Virtually present, we have Undersecretary Bernard P. Olalia. Let me extend my gratitude to you at ang dami niyo pong nagawa. At ako po'y natutuwa sa mga ibinigay niyo pong tulong sa ating mga OFW. Ganon din po yung paglapit ko sa inyo. Walang pag-alinlangan. Sinasagot niyo pong telepono kahit na hating gabi. Kahit na kayo po ay may sakit. And I would like to acknowledge that and put on record. Now, ang concern ko lang po kasi, alam niyo naman po reason ba't ako tumatawag, marami po mga misira sa ulo ng mga taga-Polo. I'm sorry to say that. Again, I would stand by what I just said. Marami pong mga may topak ng mga taga-Polo in the past. I hope those people na may mga topak ng mga taga-Polo, hindi na po natin i-absorb. I think kailang pahingay na sila. Why did I say that? Kasi nga po, noong nagsusumbong sa akin ng OFWs na pag tinatawagan, sinusupladahan, binabagsak ang telepono, iniinsulto, magtiis ka lang, hinipuan ka lang pala hindi ka pa naman pala na-rape So what? Kaya nga sinabi ko may topak. And in some cases, kapag yung OFW pagdating na sa polo, salip na tulungan, pinagsasamantalahan, nililigawan, binibenta pa. That's the reason I use the word topak. So sana po those people, i-let go na, wag na po natin i-absorb. Mr. Arnel Ignacio, Administrator ng OWA, is recognized. Would you like to say anything, sir? Maraming salamat po, Chair. Maraming salamat din, Senator Robin, sa... Baka naamoy mo na ako, pinalitan mo na damit ko. Thank you for your, and also to the chair for your magnanimity in your victory. Salamat sa pagbukas muli ng pinto mo para sa akin. I love you, Sen. Thank you po. Sa atin lahat. Sa atin lahat. Yes, sir. And Senator Bato, salamat po sa inyong pakikinig sa akin kanina. Alam ko naman po ang inyong style, Senator. Kaya dyan po sa sinabi nyo, gusto ko hong sabihin sa inyo, para dito sa aming ORCC o yung aming One Repat Command Center, nanggugulat po ako dyan. Ako ay tumatawag ng mga alanganing oras. Mm-hmm. Ang laki ng pasasalamat ko sa training ko sa show business dahil sanay tayo na hindi natutulog. Mm-hmm. So madalas dyan, tinatawagan ko yan. At there's more. Aside from the ORCC, dinagdagan pa ho namin yan, no, katulad ng sinasabi nyo, na gusto lang kakwentuhan kahit anong topic na gusto mo.
Huwag ka lang malungkot. Ito ho, yung OWA Kabayan Helpline. Ito ho, naghahamon ako. Tawagan niyo ho ito anytime. Dahil pagka, in fact, when the percentage of our calls fell down to 80%, which is still acceptable, nanggulo na ako. Nanggulo na ako doon. Pinuntahan ko sila unannounced. So ngayon, we are very proud of this 1348 hotline. And then, as I've said, but wait, there's more. Meron pa kaming OWA Kabayan Helpline. Ito, Sen, yung para doon sa medyo ang isip, medyo natatamaan na dahil sa lungkot, sa gutom. Ito po, may tatlo po tayong numero rito. 0915-07. Bibigay ko na lang po sa inyo. Baka kasi lahat ay magsitawagan. Iaabot ko na lang po sa inyo to. Ito exclusively para doon naman sa talagang gusto, meron ng nalulungkot lang, wala siyang problema, or anything under the sun, they want to talk to somebody, ito po. But we assure you, ito pong inyong agam-agam, kasama niyo po kaming lahat. Yung bagsik niyo po, tatapatan namin yan. Tatapatan namin yan. Hindi ho namin, kakamping-kakamping niyo kami dito. Alam niyo naman, pagka tayo nandun sa programa niyo, pag galit kayo, galit din ako. So... Thank you for that, Mr. Ignacio. However, meron lang po ako idadagdag ang sinabi niyo na yung numero ibibigay niyo sa akin, baka malaman ng marami. Yun talagang purpose. Pag meron tayong hotline, dapat malaman ng lahat. Baka pwede mong banggitin okay. Para malaman ng lahat ng ating OFWs, lahat ng mga kamag-anak nila, pwede nilang tawagan. Okay. Yung po kasing 1348, ang lagi nila tinatanong, teka, wala akong load. Oh, ito ho yung pwede sa mga walang load kasi Viber and WhatsApp, sinagot na natin. Go ahead. Okay, +63 kung ikaw ay nasa ibang bansa. Okay. +63 915-079-5005. +63 969-169-7068. Slowly lang ho, para makakatch up yung mga nakikinig sa atin. Nasaan na yun ko yung bunga nga ako, gumagano lagi. +63 915-079-5005. You can also call +63 969-169-7068. Pinaganda ang boses mo. Sige, go ahead. +63 966-473-9543. Yan po ang ating OWA Kabayan Helpline. Okay, so anong may expect ng ating mga FWs na tumawag sila sa hotline na yan? Administrator? Arnel? Ano may expect nila? Ano yung benefits na makukuha nila? Ang tagaling ng hotline? Katulad po ng binanggit ninyo, ang OFW, ang unang-una niyang kinahaharap na pinakamatinding paghamon ay yung lungkot. Diyan papasok sa isip niya kung ano-ano yung gusto niya nang umuwi o kung ano man. So kailangan niya ng kausap. Now we recognize sa time po pa rin ni Yusek Kakdak na intindihan natin to, na naunawaan natin itong sitwasyon nila. So naglagay ho tayo ng numero na kahit ano hong gusto nilang pag-usapan, ay pwede nilang diyang may makausap. Katulad kaninang alas dos ng umaga, may naghuhugas lang ng pinggan, umiiyak. O, pagkatapos akong kausap, ito sabi ko, kung gusto mo pa makipagkwentuhan, may makikipagkwentuhan pa sa'yo dyan. So napakahalaga po na sila ay may kausap. Yun. So we will keep on improving. We will not relax. Kung as I've said, kung ano po yung inyong eagle eye na nakatutok dito, makakaasa kayo na ganun din po kami. Maraming salamat. We'll count on that. Administrator Arnel, thank you. All right. So, ito po yung service delivery menu po namin, yung One Repatriation Command Center. Tatawag na lang po sa 1348. And pwede mag-email sa repat@dmw.gov.ph. May dedicated team po na walang gagawin kundi mag-follow up sa ating mga post. Doon sa mga bansa po na wala tayong mga MWOs, lumalapit po kami sa DFA para humingi ng tulong. At yung One Repat Command Center po, may separate po na team na walang ginagawa kundi mag-update lang sa mga pamilya ng OFWs. Pangalawa po, may digitalization program po tayo. Tinutulungan na po kami ng DICT paano ma-automate ang mas maraming proseso sa amin at sa aming department po. Pangatlo, ito po yung nabanggit din ni Mr. Chair, yung bilateral labor agreements po natin. Actually po,
ilan pa lang po yung agreements natin, 40 agreements po in effect. And pitong bansa po ang merong government-to-government arrangement. Ito po yung China, Germany, Israel, Japan, Korea, Taiwan at Canada. Government-to-government po ang pagpapadala ng workers. Okay. Makasigit ulit, Secretary. Oh, so meron tayong government-to-government bilateral agreements with those countries you mentioned, pero yun yung mga lugar na wala akong natatanggap na pang-abuso. So dapat magkaroon tayo ng government-to-government agreement doon sa mga lugar na kung saan madalas inaabuso yung ating mga OFWs. Maybe Saudi Arabia, Kuwait, you know, those kinds of places. Doon kasi rampan po yung mga abuses being committed to our OFWs. Doon po sa talks natin with Saudi Arabia, titingnan po natin kung paano ma-improve yung sistema. Sa ngayon po kasi, yung mga nabanggit yung mga bansa, meron pa mga aktibo na foreign recruitment agencies na yun po naman din ay ginagabayan, sinusuportahan ng kanilang mga gobyerno po. Okay. Yes, sir. Meron din po tayong programa. Ito po bilin po ni President Marcos na yung mga anak po ng OFWs, lalo na po yung pareho yung magulang na nasa labas ng bansa, alagaan din po ng department. Kaya po through OWA, mag-o-organize po tayo ng OFW Children's Clubs. At ngayon po, ongoing na po yan, tinutulungan sila, tinuturuan ng music, ng arts, painting, pati po ng financial literacy at sports at mga mental wellness na programs po. Next. Yung National Reintegration Program po, nabanggit ko na kanina, ang namumuno po dyan ngayon ay isang dating OFW, si Assistant Secretary Benny De Gaspi, at may partnerships na po iyan with DOT at iba pang mga government agencies. Yung scholarships po sa children ng OWA members, ang total scholars po ng OWA ay nasa 29,823 scholars po all over the country. At gusto po namin madagdagan pa yan. And siguro admin na Ignacio can add a little more tungkol sa scholarships po ng OWA. Thank you, Secretary Toots. Ang gusto ko lamang pong idagdag na banggitin, si Secretary, ang mahigpit pong utos sa amin na ang OFW, aside from the programs that we are offering and kanilang papapakinabangan, ang bilin niya ang OWA at lahat ng aming mga opisina, pag pumasok ang OFW, kailangan parang bahay niya. At lahat ng kanyang mga kakasalamuha doon, parang kamag-anak niya. So pagdating muna sa scholarships natin, meron po tayong binibigay na education for development scholarship program. Ito po, 60,000 po ito a year ang binibigay natin kung ano man ang kanilang kukuning kurso. Pero ito lang, merong kondisyon na ikaw ay magkakaroon ng examination para ipapasa mo sa DOST. Ngayon, again, sasabihin ko na naman, but wait, there's more. Para doon sa mga ang kinikita lamang ay $600 and below, meron po tayong tinatawag na OFW Dependent Scholarship Program. Ito naman ay 20,000 a year ang ating ibibigay. Para hindi naman nila masabi, naku, paano pag ang anak ko ay hindi nakapasa? O ito, ang pasok ka rito. Meron din tayong Education and Livelihood Assistance Program o yung ELAP component po. Ito naman, para po doon sa ating mga OFWs na sa kasamaang palad ay sumakabilang buhay. So ang kanyang mga anak, kamag-anak na nangangailangan, na nagpapanik, alam nyo naman yan, Sen, pagka ganun na nangyari, ang tanong lagi, anong gagawin namin? Ito po, papasok po ang OWA at bibigyan sila kaagad-agad ng pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Ngayon po, ang pang-apat, nung pong nagkaroon tayo ng pandemya, marami po ang nadiskaril sa kanilang pag-aaral. So ang kasagutan natin dyan, ito yung ating EASE program. Binibigyan po natin na 10,000 yan para po makapagpatuloy siya.
and a host of other more scholarships for our seafarers, and kada po meron silang pangangailangan sa pag-aaral, nakasuporta po si OWA. Maraming salamat po.